Ngunit naudlot ang sanay pagpikit ng aking mga mata nang maya-maya ay nakarinig ako ng tumutunog na phone. Alam ko hindi akin iyon dahil hindi ganoon ang ringtone ng sakin. Hinanap ko kung saan iyon nagmumula at nakita ang liwanag sa bulsa ni Renz. Pinakaramdaman ko siya kung magigising siya ngunit talaga sobrang himbing ng tulog niya. Paulit-ulit na nag-ring ang cellphone niya kaya dinampot ko na iyon sa kanyang bulsa. I checked kung sino ang tumatawag ngunit hindi nakarehistro sa phonebook ang number ng caller. Nagbilang muna ako ng hanggang tatlo bago sinagot ko sino man ang tumatawag na iyon. Hello babe? Ako dapat ang una magsasalita pero naunahan na ako ng babae. Wait, babae? The only one na ina-expect kong babae na tatawag kay Renz ay si Miss Kath. And mother o lola nito. But hearing the woman's voice, hindi iyon pamilyar. And babe? Babe ang tawag ng babae kay Renz? Isang ideya agad na pumasok sa isip ko. Nilinis ko ang aking bikig sa lalamunan at mahinang tumikim. Yes? Sagot ko sa pinalaki at tunog lalaki kong boses. Are you already home, babe? Mahihibig pag-aalalang tanong ng babae. Sorry. I'm sorry about what happened a while ago. Huwag ko na mag-alot sa akin, please. Miss lang talaga kita. Tagal na natin hindi nagkita. Please, sorry na, babe. Para ko nag-yelo sa pwesto ko. She sounded as if matagal na niya kakilala ang asawa ko. Nangyari? Ano nangyari sa mga ito a while ago? At sinong babae ito? Ibig sabihin, hindi talaga nagpunta sa Renz opisina tulad ng paalam niya kanina. Instead, ay nakipagkita sa babaeng ito? How dare you, Renz? How dare you? Muli ako napalunok at pinilit na huwag manginig ang boses. I need to extract more. Sino kang haliparot ka? I need to be sure who you really are. Wala yun. Babe, I don't. Can we meet again tomorrow? Mabilis nitong tugon. Or maybe now? Kung ngayon na lang kaya, please. Kahit saglit lang. I just want to talk to you. I heard you just got married. Is that true? Marami akong gustong sabihin sa iyo at itanong. I want to say sorry too for everything. And I miss you. I really miss you and I still love you. You know that, babe. I still have feelings for... Ngunit hindi ko na nagawang tapusin pa at pinatay ko na ang tawag. Hindi ko na kayang marinig pa ang mga sasabihin nito. Bawat bigkas niya ng mga kataga ay parang sinasaksakan dibdib ko. Saka ko lang napansin na umiiyak na pala ako habang sapo ang kaliwang dibdib. So ganito pala ang pakiramdam kapag niloko ka ng asawa mo? Kapag narinig mo ang boses ng kabit sa telepono? Parang punyal na tumama sa puso ko, regardless of what Renz and I feel about each other. It still hurt because all this time, I thought igagalang niya marriage namin until I have finally fulfilled what's in the contract pero hindi pala. Ni hindi niya ako ginalang. Kanina lang kumakahalig siya kala mo totoong may relasyon kami. Nag-effort-effort pa siyang dalhin ako sa lugar niya iyon. You pervert maniac, two-timer asshole. Tumawag muli ang babae ngunit pinatayan ko lang ulit. Sa gigil ko pa ay itinapon ko sa Brenda ang cellphone ni Renz. How dare you? Gigil na anas ko pa rin habang nakatayo ako sa harap niya. I wanted to kick him, punch him, hurt him. Kaya lang hindi ko magawa dahil natatakot ako sa consequences na ibibigay niya. Tulog na tulog pa rin ito. Malamang dahil sa sobrang pagod dahil sa ginawa niya kasama ang babaeng iyon. Kaya pala madaling-madaling umalis kanina dahil makikipagkita sa iba. I won't let it slide. Naiiyak pa rin sa gigil na sabi ko. Hindi ko mapapatawad ang ginawa mong to. Magbabayad ka. Good morning. Masuyong bati ko sa nabungaran kong katabi sa kama ng magising kinabukasan. Nakatalikod dito sa akin at nakatalakbong pa ng kumot. Agad ako yumakap dito kahit alam kong tulog pa ito. I'm sorry, nakatulog pala agad ako kagabi. Hingin dispensa ko pa. Akma ko sana ang halikan nito ngunit pagbuklat ko ng kumot na nakabalot dito, saka ko lang napagtanto na hindi pala ito tao. Kung hindi mga unan lang na pinag-ipon-ipon para magkorteng tao. Shit, Tom, where are you, Janela? At parang napraning na naman ako na napabalikwas ng bangon upang hanapin ang babaeng iyon. Is this another day of headache? But then again, bumalik nila akong muli sa kwarto bago pa ako makababa ng hagdan. I don't wanna waste a lot of effort this time.
Inagilap ko na lang cellphone ko dahil tulad ng laptop ko na naiwan ko sa Bora ay may CCTV footage din ako na konektado sa buong mansion ko. I'll just simply watch her from afar. Ngunit naghalugo ko na yata ang buong kama at sulok-sulok ng kwarto ko ay hindi ko nakita ang cellphone ko. So I had no choice but to immediately run out of the room and started looking for my wife. Only to find out that she was in the kitchen preparing for my breakfast. Good morning. Ngiting-ngiting bati pa nito pagkakita sa akin. She was wearing an apron na medyo hapit sa bewang nito kaya kitang-kita ang hubog ng katawan. Napalunok ako sabay na napapangiti ring na upo sa tapat ng upuan kung saan niya inilapag ang nilutong mga pagkain. Hindi maalis ang tingin ko sa kanya because I could hardly believe that she's doing this for me. Anong meron? Tinatanggap na ba niya ang kasunduan namin kahapon? Good morning. Naiilang na balikbati ko sa kanya. Coffee? Sure. Nang maayos na niya lahat ay saka siya naupo sa katapat kong upuan. She took off her apron bago kami nagsimulang kumain. Babe, she suddenly uttered louder than a whisper. Babe? Saglit ako natigilan at napatingin sa kanya. Is that the endearment na gusto mong gamitin natin? Hindi makapaniwala ang tanong ko. She smiled sarcastically. Pwede naman, para hindi ka malito. Kasi baka pag magkaiba, malimutan mo. What? Naguguluhan ang maang ko. There's something about the way she smiled and talked. At halatang may pinupunto siya. She took a sip of wine later on. Wait, wine? Ang aga-aga. No, don't. Ngunit bago ko pa napigilan ay agad na niyang nailayo sa akin ng kopita. Let's eat, babe. Ayaw niya na may konti pandiin sa pagkakabanggit ng endearment. Napabuga ako ng hangin at naiiling na sinimula na nga lang kumain. Pero panay ang sulyap ko sa kanya sa kakaibang tingin ipinupukol niya sa akin. May pinag-awayan ba kami? Wala naman. Regret ba siya dahil nakatulog agad ako kagabi? Babawi nila ako mamaya pagdating ko. Out of the blue ay wika ko. I have to go to the office by 9. Pero uuwi ako na maaga. I promise. Minadali ko na ang pagkain. She didn't react to what I said. I really find her weird today. What's gotten into her? Kanina nakangiti siya nang batiin ako. Ngayon ay puno na ng sarkasam at nalilisit pa ang mga mata. Baka buntis. Buntis ka na nga kaya? Almost 2 weeks ago mula nang may mangyari sa amin. Posible kaya? Pa-check up ka na kaya mamaya. Baka sasama ko. Putol niya sa sinasabi ko. She stared at me intently. Sasama ko sa office mo. Pwede? Kumunot ang noo ko. What for? Huwag na. Wala ko namang gagawin doon. Hectic ang schedule ko ngayon. Hectic? Hectic kanino? Babe. Nailing akong natigilan sa pagnguya. Of course, sa trabaho ko. Anong kanino? Natatawa kong saad. But to my surprise, padabog niyang ibinagsak ang kutsara at tinidor. If you don't want me to come with you, edi hiyaan mo nila akong magliwalo ngayong araw. Pakipaan, hold ang card ko, dahil kailangan ko ang pera ko. Her voice sounded really upset. Ipinilig ko ang ulo ko. No, seryosong tugon ko. You're not going anywhere. You're staying here. Marinding pagkakasabi ko. But to my surprise again, she didn't blink her eyes. Kahit pa nga ipinakita kong galit ako, diretso pa din siyang tumingin sa mga mata ko. Kung ayaw mo, edi tatakas ako. Ibebenta ko talaga kahit sa murang halaga itong singsing mo. Nalimutan kong hindi ko pa nga pala nababawi ang singsing na iyon sa kanya. The one she almost pawned last time. She stood up kahit hindi pa siya tapos sa pagkain niya. Napatayo din ako. Gigil na sunod-sunod kong pinagsisipa ang pinto. Tinatanong kita kung anong problema mo. Huwag mo ubusan ang pasensya ko. Hindi mo ko madadala dyan sa pananakot mo. Balik sigaw ko. She may be the tigress but I'm the lion. I'm the king. Ha, ganun? Ayaw mong mamili? Fine. I swear, you will never have your child from me. Makatakas lang talaga ako sa'yo. Nang isang beses, titiyakin kong hindi mo na ako makikita pa. Nagpanting na ang tenga ko. The heck, yan ang huwag na huwag mong gagawin sa akin. Pinakuha ko na ang susi ng pinto sa katulong at nagmamadaling binuksan iyon. Ano ba talagang problema mo, babae ka? Kailan ka pa nagkaroon ng karapatang... Ngunit kusa ako natigilan sa pagsalita nang makarinig ng palahaw ng isang babae.
Isang ikot ng mga mata ay nakita ko si Jonella na nakaupo sa sahig sa tabi ng kama namin. Umiiyak siya nang maaktuhan ko. Nakauna ng pinagsalikop ng mga tuhod sa ulo. Hey! Agad ako lumapit at akmang hahawakan ang kanyang buhok. Back off! Ngunit bago pa sumayad ang kamay ko sa kanya ay nataboy na niya iyon. Back off! You dirty shitty asshole! Marahas niyang pinahid ang luha sa mga mata at matatalim ang tingin ipinukol muli sa akin. Pagko ay bumalik ulit sa pagkakaub-ub at narinig ko na naman ang may tunog na iyak. Hindi kita maintindihan. Sabihin mo nga kasi kung anong problema mo. Pikang-pika ng tanong ko. Pinapipili kita, yun ang intindihin mo! Sigaw niya. Napapantastikuhan akong napailing habang nakapamewang ng tingin sa akin niya. Seriously? Nakikipagmatigasan talagang babae ito sa akin? I said no. But I am much tougher. Hindi niya mabibilog ang ulo ko. Fine, then go. Give me my wedding ring first. Naupo ako sa gilid ng kama sa kanyang tabi sabay lahat ng kamay. Kumalukip-kip siya. No. I'm counting 1, 2, 3. 3. Oh, ayan. Hindi na kita pinahirapan. Jonella, stop provoking me. I wanted to grab her arm pero natatakot ako sa maaari kong magawa. Instead, I just took a deep breath para ikalma ang sarili. You're so unfair. Maya-may umiiyak na namang saad niya. I hate you. I hate you so much. Ang sama-sama mo. I honestly don't have any idea what you're talking about. So please, just spill the tea. I don't have time for this. Sandali siyang hindi kumibo. Sunod-sunod ako napapabuntong hininga. Hindi ka naman talaga aamin kahit paaminin kita. Saka alam kong wala ka namang pakialam dahil tingin mo lang sa akin. Muling nanubig ang mga mata niya. Baby maker mo. Ilang sandali ko siyang pinagmasdan. Magkasalubong ang mga kilay ko. Maya-maya tumayo na ako. Tiim pa rin ang bagang habang pigil-pigil ang ngit-ngit. Why did she have to include that? Dumiretso ko sa kabilang side ng kama at dinampot ang wallet ko. Mula doon ay kinuha ko ang credit card ko. Oh! Ani ko na makabalik malapit sa kanya. Nakalahad sa harap niya ang credit card. Use this when you go out. Huwag mong ubusin ang pera mo. Sayang. You can also invite your friends and do whatever you want. But under my conditions. No alcohol at bawal kang magpagabi. And every hour, you need to update me about your whereabouts. Tatawag ako sa iyo or vice versa. Teka. Huling umikot ang mga mata ko. Have you seen my phone anyway? I need my phone. Baka may report na sa akin si Natalie. Tumayo si Jonella sabay hablod sa card na hawak ko. I don't know where your phone is. Hindi ko naman ugali mga alam ng gamit ng iba. She said na mukhang nahimasimasa na. Naglakad na siya palayo sa akin habang itinatago sa bag niya ang credit card. I sigh. Okay, baka naiwan ko lang sa kung saan. Ikaw din, bawal kang magpagabi ha? Bigla ay nalilisik na naman ang mga matang untag niya sa akin. Muling nagpanting ang tenga ko. I have, pag ginabi ka, magpapagabi din ako. Nagsimula namang tumapang ang boses niya. What? At muli nagtataka na namang maangko. You heard it right. Kapag hindi mo ko sinunod, gagawin ko din sa iyo yung ginagawa mo sa akin. Muli niyang pagbabanta before she made her way through the bathroom. Magtatanghali na nagpa siya akong umalis ng bahay. Nagpatid ako sa driver sa isang mall. Pagpasok sa mall ay nagdiretso ako sa isang restaurant at naupo sa medyo tagong mesa doon. Then I put out the phone inside my bag at may i-message ako. I'm here already. Nasaan ka na? That's what I sent to the number na pinangalanan kong kabit na Renz. I was using Renz's number right now. Pagkatapon ko ng cellphone niya kagabi sa may balcony ay dali-dali ko rin dinampot iyon at kinuha ang SIM card niya. Then dito ko sa loob ng mall dinispatch ang sarang phone para walang makitang ebidensya. Kaninang umaga ko pa ka-text ang babae. Paniwalang paniwala ang talandi na ako ang babe na kausap niya kagabi. Hindi ko matanong ang pangalan niya at kung sino siya sa buhay ni Renz dahil baka mabuking akong nagpapanggap. Pero may naisip ako mas magandang plano kung hindi ko man malaman ang pangalan niya. At least makita ko ang pagmumukha niya.
So I ask using the identity of friends na kung pwede ay magkita kami ngayon dito. She said yes, automatically, at ngayon nga ay on the way na daw ito. Huwag naman sanang scam ang on the way nito na baka nasa bahay pa ito at ubod pang nagpapaganda. Wala ka rin namang mapapala dito na bitch ka. I waited for her. Sinadya kong hindi kumain sa bahay para may purpose naman ang pagpunta ko doon sa restaurant kung sakali. I ordered my food already. I'm near na. Babe, can you fetch me here sa my parking lot? Tumaas ang isang kilay ko. Ba't napakalandi talaga ng buwisit na ito? Nope. Come here at the restaurant quick. Gigil pa ako sa screen habang tinatype ang reply ko na iyon. Hotch, hanggang ngayon, ang rap mo pa rin, babe. Kaya hindi kita malimutan eh. I really love it the way you did it roughly with me. Parang gas na sinindihan ang dugo ko nang mabasa iyon. Biglang nag-init ang pisngi ko pero nalalamig ang kamay. So confirmed, may nangyari nga sa dalawang ito? Napulunok ako habang dikit ang mga bagang. I'll screw the hell out of you too. Habang naghihintay sa order at sa pagdating ng babae ay palingaling nga mga mata ko. Nakasilent na ang phone ko sakali mang tawagan ako ng babae. Maya-maya nabasa ko ulit ang kanyang reply. I'm outside the restaurant, babe. Where are you? Mula sa glass wall na restaurant ay sumilip ako sa labas. Isang babaeng nakaitim na dress na sobrang hapit sa katawan at red stiletto ang nakita ko. Sinipat ko itong maigi. Mestisa ang babae at maganda ang hubog ng katawan. Mukhang may kaya, maganda, may malaking hinaharap at medyo may katangkaran. To make sure na ito nga ang babae na hinahanap ko, ay tinawagan ko ang numero nito. And voila, it's her. Bago pa niya masagot ang tawag ay tinapos ko na iyon. Wait for a second. I'm in the washroom. Yun ang reply ko sa kanya. Okay, but please fetch me here, ha? I don't want to go alone. Horte mo. Sure. Saktong dumating ang order ko. Nag-text pa siya sa akin na mag-reply pa siya, pero hindi ko na inintindi. Mamuti ang mga mata mo kaya hintay dyan. Kumain na ako. While eating ay pinagmamasdan ko ito. So ganitong klase ng babae ang type na Renz? But I wonder how he ended up marrying me. Meron naman palang babe. Or could she be his ex-wife? No. Napapangisa ako habang pinanonood ang reaksyon ng babae na halatang naiinip na sa paghihintay. Panay na rin ang tawag niya sa number ni Renz. Ngunit hinahayaan ko lang at hindi sinasagot. Nang matapos akong kumain ay kinuha ko agad ang bill. This time, no more scandal dahil legit na credit card nga ang ibinigay sa akin ni Renz. Paalis na sana ako sa restaurant nang saktong pumasok ang babae. That's when I had a closer look at her. She's flawless, unlike me. Nakalabas na ako ng restaurant ay nandoon pa rin ang babae at hindi mapakaling hinahanap si Renz. I simply love at how dumb she seemed to be. Papasok na sana ako sa isang department store para simulang i-maximize ang limit ng credit card ni Renz nang muli kong mabasa ang sunod na message ng babae. Where are you, babe? I've been waiting. Palihim ko pa itong sinilip at nakita ko itong naupo sa isang bakanteng table. I'm sorry, babe. Something came out. I need to go. Pwede bang sa susunod na tayo magkita ulit? Tumatawa pang reply ko. Ano ba yan, babe? Sinayang mo lang effort ko. At may angry react pa iyon. I'm sorry, babe. Nalimutan ko. May date na pala kami ng misis ko ngayon. Next time na lang tayo mag-meet kapag naalala ko, okay? Bye. I stood in one corner while waiting for her to reply. Hindi mapatid ang tawa ko. Ganun? Sige, tingnan natin. Susugod at mag-eskandalo talaga ako sa pisina mo right now. Upon reading that, ay nalaki ang mga mata ko. Pupuntahin niya sa office, Renz? Ang asawa ko? No way. Pagkababa ko ng taxi, ay agad ako nagtungo sa lobby ng building. Alam ko dito nag-upisina si Renz dahil dito ako dinala na miscap noon. Sumalubong sa akin ang table ng mga receptionist kaya lumapit muna ako sa mga ito. Good afternoon, ma'am. Sinong pakay ninyo? Nakangitipan tanong nito. I'm here to meet Lawrence de la Merced. Anong floor ang office niya? Walang kiming sagot ko. Tinignan ako mula ulo hanggang paa ng babae. Do you have any appointment with Sir Renz? Who are you? Can you show me your ID?
Itinaas ko ang isang kamay ko para makita niya ang wedding ring ko. I'm Ren's wife. Ngunit halatang hindi naniniwala ang babae sa sinabi ko. I saw how Sir Cosum was suddenly drawn on her face. She kept on staring at me from head to toe. Tapos may ibinulong sa kasama sabay nagtawanan ng mga ito. You can call him kung ayaw mong maniwala. Tell him, Janella is here. Ngunit kahit nainis na ako'y gustong gusto ko ng sabunutan at pag-umpugin ng dalawang babae. Ngunit halatang hindi naniniwala ang babae sa sinabi ko. I saw how Sir Cosum was suddenly drawn on her face. She kept on staring at me from head to toe. Tapos ay may ibinulong sa kasama sabay na nagtawanan ang mga ito. You can call him kung ayaw mong maniwala. Tell him, Janella is here. Ngunit kahit naiinis na ako at gustong gusto ko ng sabunutan at pag-umpugin ng dalawang babae, ay pinili ko pa rin maging kalmado. I must not make scene yet. Hindi para sa kanila ang nareserbang energy ko. Dumukwa nga ang babae sa telepono at may tinawagan. Maya-maya ay nagbalik ang atensyon nito sa akin. Sorry pero nasa meeting pa si Sir Renz. Hindi pwedeng i-disturb. Pagkasabi noon ay hindi na ako muli pang hinarap ng receptionist. Tumalikod na ito at muling nakapag-tsusmisan sa kasama. I know, they're talking about me. Naiiling na nakagat ko na lang ang pangibabang labi ko para pigilan ang sarili. Dumistansya ako ng konti sa mga ito. Humanda kayo. May araw din kayo sa aking dalawa. I try to stay put and unaffected. Kahit talaga sobrang nagmimit-mit ako. So, sa workplace ni Renz, nobody knows that he's already married? Kami-kami lang ba na namiskat ang may alam nito? Kaya pala nakakakuha pa ng kabit. At painosente pa talaga walang hiya. Kung makapagpanggap kanina umaga, kala mo walang alam sa tinutukoy ko. Stella! Nagawa attention ko sa malakas na sigaw na isang babae. The voice was quite familiar at nang makita ko kung sino iyon, ay agad akong napatalikod muli. So, the bitch is here now? Pero Chuck, natulad ko hindi rin naman ito makakapasok dahil nasa meeting daw ang asawa ko. Miss Cathy? Oh, hi! But I was a bit stunned when I saw how that receptionist greeted that mistress in a very warm state. At base sa batian ng dalawa ay mukhang magkakilala nga ang mga ito. Like that, kati-kati, ay suki na ng building na ito. Hi, Stella. Stella? So tama nga ang dinig ko. So, that asshole's name is Stella. How will she remember that name and face? I'm here to see my babe, Renz. Is he still up? Busy ba? Nag-spray pa ng matapang na pabango ang Cathy sa halos buong katawan nito. Tumango naman si Stella na mag-ilaw pa rin ang pagkakangiti dito. Yeah, ang alam ko walang appointment si Sir ngayon. Walang dumating na bisita. And I don't think he's too busy right now to not accommodate you, Miss Cathy. You can go ahead. What? The heck? How dare you, asshole? Nalaki ang mga matang lalapit sana ako sa mga ito upang kumprontahin ang dalawa. But then, biglang nagbagong isip ko at inayaan lang nalagpasan ako ni Cathy. Kahit pangangalingali na ako sa bunutan ang buhok nito. Pinalipas ko ilang sandali bago ako lakas loob na nagtangkang umakyat din ng elevator na iyon. They didn't see me dahil ang at rematidang receptionist ay busy na sa pag-aayos na muka. I've been there, so I bet ang second to the last floor ang opisina ni Renz. I pushed the button at habang paakyat ay panay na ang isip ko sa tagpong aking maabutan. Hindi talaga kita mapapatawad na lalaki ka. Nang malapit na ako sa floor na iyon ay panay na ang hugot ko ng malalim na hininga. I should be ready. Dapat maging matapang ako. Itinaas ko ang noo ko at pinagsalikop ang bibig. But when the elevator opened, mga cubicle at maraming empleyado ang tumambad sa akin. They were all staring at me when I came in. Gusto ko sanang umurong dahil nakakahiya pero isang padaang matangkad na baklain ang agad na nag-approach sa akin. Yes ma'am? Do you have any appointment here? May pagka-professional kahit papaano na usisan ito. I would like to speak to Lawrence de la Merced. Utal pang sambit ko. Saglit akong tinitigan ito. His eyes were saying he was a bit confused. Sorry mom, but Sir Renz is quite busy right now. Balik na lang kayo mamaya or bukas. I'll set your appointment schedule. What's your... Please, pakituro na lang kung saan ang office niya. I bet you won't believe if I tell you that I'm his wife. I swallowed my fear at pinagala ang mga mata.
Honestly, this was first time na makapasok sa isang ganitong lugar. So, wala talaga akong alam at ideya. Masyadong malawak ang floor na iyon bukod sa cubicles. Ang dami mga nakasarang pinto. Kung iisa-isahin ko, matatagalan ako. Baka masalasihan ako. Mom, please, I will ask my husband to fire you kapag hindi mo itinuro ko saan ang office niya. Banta ko na. No, there's no way para umurong pa ako at hindi ko magawa ang pakay ko. Halatang lalong naguluhan ng bakla. Napakamot ito sa ulo. Pero ma'am, may bisita pa po si sir. You can go back later. I'm asking, where is my husband's office? Gigil na saad ko. Wala na akong pake kung pinagtitinginan nila ako. Okay. Best way, ma'am. Napipilitang saad nito. Pinasunod ako ng bakla patungo sa pinakadulong bahagi ng pasilyo. I was trying to compose myself habang binabagtas iyon. Pero sa totoo lang, kapag nakita ko si Renz at ang babaeng iyon, hindi ko alam kung magiging ganito pa rin akong kakalmado. And I was really afraid. What if bigla lang akong i-deny na Renz? Nang nasa tapat na kami ng pinto ko saan nakasulat pa ang CEO's office at ang buong pangalan ni Renz, ay nagdadalawang isip pa akong iwanan ang bakla. Maybe they knew it all this time na may babaeng pabalik-balik sa opisina ng iyon si Renz. And maybe they were told not to disturb him every time na may magagawing bisita. Hawak ko na ang saradura at nanginginig ng aking mga kamay. Hindi ko alam kung tama itong gagawin ko o normal lang ba ang nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Pero talagang nalulumo at nangihina ang tuhod ko, thinking that my husband ay meron ng babaeng kasama sa loob ng salid na iyon. But legal kami. Kasal kami even though kontrata lang iyon. Sa tingin ko, karapatan ko pa rin questionin ang loyalty niya sa akin. Because if he can't stay loyal habang nakatali pa kami sa isang papel, then he'll leave me no choice. Talagang titiwalag ako. Pinigit ko na ang saradura. Hindi iyon nakalock. At pigil ang hininga ng humakbang na ako paloob. Malawak ang loob ng kwartong iyon at hindi agad makikita ang pinaka-main office dahil ang sasalubong muna sa iyo ay ang living room. Ilang hakbang pa, may naulunigan ako. Babe, I really missed you, babe. Anong boss ng malanding babae? Sandali ako napahinto, nakiramdam, hanggang sa sunog ko marinig ang bagsakan ng ilang gamit. Ipinapatuloy at binalasan ko pa ang paghakbang ko kahit may ideya na ako sa makikita ko. Sinasabi ko na nga ba? Magulang hiya kayo! Nakasakay lang naman ang babae sa asawa ko. Kanina pa ako panahihilot sa sentido ko. Hindi ako makapag-focus sa ginagawa dahil sa malayo tumatakbong isip ko. Airgrassed. Isinandal ko ang ulo sa headrest ng swivel chair at mariim pumikit. Bakit ba panay ang isip ko sa yung babae ka? Kanina ka pa. Babe, she just called me, babe, a while ago. Ipinaganda pa ako ng breakfast matapos ang prank niya sa akin sa kama. And I thought that would be the start of our beautiful day. But then, suddenly, everything turned out to be unexpected. How would she get mad at me? Hindi lang ako pumayag na isama niya sa office? Nagtatakang tanong ko sa sarili. Pinaikot ko ang swivel chair at nag-isip-isip. Paulit-ulit, talagang naglalaro sa isip ko ang ilang mga katagang sinabi ni Janella. Back off, you dirty, shitty asshole. I swear, you'll never have your child from me. You're so unfair. I hate you so much. Kahit naman paaminin kita, hindi ka aamin. Dahil ang tingin mo lang sa akin ay baby maker mo. Bullshit. Mariin at may gitling na mura ko. Why would she end up saying those words? Ano nagawa ko? Wala sa hinagap na napatayo ko sa kinauupan ko. But that's not possible. Ani ko sabay lamuko sa sarili mukha. Hindi kaya nalaman niya tungkol sa amin ni Kathy? No, no way. Agad kong binuksan drawer sa ilalim ng table ko at kumuha ng isa sa mga emergency phone. Baka kung saan magpunta ang babaeng iyon. Baka kung anong gawin. I'm not worried about her. I'm worried about my child. Sinusubukan ko palang na i-dial ang number niya na biglang may pumasok sa opisina ko. Napalingon ako at nabitawan ang hawak kong phone nang mapagsino ang bagong dating. Babe!
Masiglang bati sa akin ang babae na halos takbuhin pa ang paglapit sa akin. Her arms were widely open to give me a huge hug. Mabilis niyang narating ang pagitan namin at hindi na ako nakapalag nang parang tuko na siyang yumakap sa akin. I miss you. I miss you so much, babe. Matagal nitong idinikit ang ulo sa tapat ng aking dibdib. Nag-angat siya ng tingin at akmang hahalikan pa ako sa labi. What's this, Kathy? Paano ko nakapasok? Pero bago pa lumapat ang labi niya sa akin ay nakaiwas na ako. Itinula ko din siya upang mapahiwalay. Ako sa katawan niya. Didn't you hear me? I miss you. She attempted to hug me again. Hindi ba't nag-ausap na tayo kahapon? Malamig kong itinaboy ang kanyang kamay. Ang sabi ko, let's never cross our paths again. May asawa na ako. And whatever happened to us before, it's all part of the past. Ni hindi ko nga ito naging girlfriend. Nalink lang ito sa akin ng minsang nakilala ko sa bar a few months ago. At syempre, minsang may nangyari sa amin but I know it was just a mutual understanding at walang kahulugan iyon sa amin. Accidentally, nagkita kami kahapon sa restaurant kung saan ako kumain. And since then, she kept on pestering me kahit na anong taboy ang gawin ko. But you answered my call last night. I thought that was the sign. Nangaakit na hinila niyang netay ko upang mapilitang pumaba ang mukha ko sa kanya. Naiinis namang hinablot ko yun mula sa mga kamay niya. Jeez, I didn't. Pwede ba? Let go. Leave at once. Medyo napalakas ang tula ko sa kanya nang simula na niyang hagurin ang iba't ibang bahagi ng aking katawan. Muntik na niyang mahawakan ng alaga ko and if before it gave me pleasure when women run crazy accessing in all parts of my body, ngayon ay hindi na. I made a promise to myself na kapag ako'y nag-asawa na, hindi na ako titingin o titikim pa ng iba. You know how much you like your ransom, di ba? Right from the very first time na nakilala kita, hindi ka na talaga naano sa isip ko. Ikaw lang ang pinakanagustuhan ko sa lahat ng lalaki na kilala ko. At sobrang sakit sa akin na malamang may asawa ka na pala ulit. Who's the lucky girl this time? Hihintayin ko na lang na kayo maghiwalay para malaya ka na ulit na maging akin. Pwede ba yun, babe? Napabuga ko ng hangin. This is what I hate about this girl. Mapilit. Ginitgit niya akong muli at bigla akong itinulak paupo ng swivel chair. Tangay niyang muli ang aking kurbata. She made some sexy dance in front of me habang nangaakit ang mga matang nakatingin sa akin. But none of what she did could put out the fire inside of me. Napabuntong hininga na lamang ako na sinubukan ko siyang patigilin.